Sino nga ba naman na mag-aakala na dito sa Isla ng Panay ay makakatagpo tayo ng lugar na pwede nating ipantapat sa mga bulubundukin at mga tanawin na meron sa Cordillera? Totoo nga yung sinasabi nila na kung ano yung hirap na pinagdaanan natin pababa dito galing sa Antique, sobrang worth it lahat ng pagod, lahat ng hirap, lahat ng putik na pinagdaanan natin ay mawawala kapag nandito na kayo. Lahat ng tao ay lilisan sa mundong ibabaw, pero lahat ng mga nakikitang nating yan, lahat ng mga magagandang tanawin sa iba't ibang parte ng Pilipinas ay hinding-hindi mawawala. Muli nyo akong samahan sa ating malupit na adventure dahil tatagusin natin at shortcut tayo mula sa Antique hanggang Iloilo at pagdadaanan natin ang pinakamagandang kalsada na pwede nyong madaanan sa Panay Island. Good morning mga kapo at welcome sa ating panibagong motorcycle adventure. Nung nakarang episode ay doon tayo nagsimulang magmotor sa highway boundary ng Aklan at ng Antique. Napagdaanan natin yung mga coastal area, pati yung mga scenic road na kung saan makikita nyo yung mga nagagandahang bulubundukin papunta doon sa may Valderrama, hanggang marating natin itong kinalalagyan natin na tinaguri ang the summer capital ng lalawigan ng buong Antique. Day without water along the sun-soaked road. Dahil sobrang lakas ng ulan kahapon, dito na po tayo nagpasyang magpahinga. Pero hindi tayo nabigo dahil grabe, tingnan nyo naman, papakita ko sa inyo. Ayan oh, tingnan nyo yung tanawin kung saan tayo natulog. It's all for you, it's all for you. Dito po tayo natulog sa may Bangli 2 na matatagpuan sa aningalan San Remedio Antique. Sobrang lamig po talaga dito kaya hindi katakataka na tinatawag itong the summer capital. Yung kwarto natin na kahit walang aircon talagang sobrang lamig sa loob. Sa halagang 2,300 pesos a night, pwede nyo nang ma-experience matulog dito sa may Bangli 2 dun sa mga maliliit na kubo na good for 2 to 3 person. Kung malakihang grupo naman po kayo, ayan, kung nakikita nyo yung signages ng Bangli 2, pang malakihang grupo na po yan, pang pamilya, sa halagang 3,300 pesos. For you. So, makikita nyo naman yung tanawin na susolo natin dahil tayo lamang yung nandito sa may Bangli 2. Tapos ito na, pasilip na si Hari Araw. Maya-maya mga siguro 6:30 ay magbe-breakfast na tayo dahil 5:45 pa lang na umaga. Gumising po talaga tayo ng ganito kaaga dahil gusto kong makita yung sunrise. Ayan ah, sunrise dito sa may Aningalan. At dahil yung accommodation na kinuha natin dito ay may libreng breakfast for two, mag-isa lamang po tayo. Yung isa kagabi na libre nating pagkain, ginawa nating hapunan. Tapos yung isa, gagawin naman natin ngayong agahan. So medyo nakatipid din tayo, pero kita nyo naman, hindi natitipid yung mga ganitong tanawin. Kahit kailan, mananatiling ganito kaganda yung makikita natin. Kahit ilang taon at ilang henerasyon ang magdaan, ganito pa rin yung makikita niyong tanawin dito sa may Aningalan. Dumating na yung magiging breakfast natin na tapsilog at may kasamang yan, kapeng barako. Tulad nga na lang sabi ko sa inyo kanina, kapag dito kayo natulog sa may Bangli 2 ay may libreng breakfast na for 2. At dahil mag-isa lamang tayo, yung isang libre ay kinain na natin nung dinner kagabi. Wow, meron tayong kapeng barako. Mas kubado yung sugar nila dito. Tingnan nyo naman kung gano'ng kaganda yung tanawin kapag dito kayo magbe-breakfast. Worth it lahat ng experience nyo dito sa summer capital ng Antique. At time checks, magsa 7 o'clock na ng umaga. Tingnan nyo naman yung kapaligiran natin. Napakasarap mag-breakfast dito mga kapo. Tingnan nyo. Tara, unang subo para po sa inyo.
Nakakatuwa, no? Bibilang lang yung mga lugar na napupuntahan natin, nagmumotor tayo sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Tapos yung tinulugan natin ay walang aircon, tapos nilamig tayo ng sobra. Kung hindi ako nagkakamali, pasok sa top 5 itong kinalalagyan natin dito sa may Aningalan, kung saan nilamig tayo ng sobra kahit walang aircon yung kwarto natin. Isa ito sa mga lugar na dapat yung makita ng personal. At kung meron kayong spare time, eh sinasuggest ko sa inyo na dito na rin kayo matulog para makita nyo yung ganitong morning view dito sa may Aningalan. Mag-uumpisa na naman po tayo magmotor mula dito sa may Aningalan, San Remedyo, Antique, papunta na po sa Iloilo. So magiging ruta natin ay tatagos tayo dito sa may kabundukan. So ito magiging ruta natin. Kapag ginugel nyo yung ruta natin mula dito, ito yung magiging destination natin. Ayan. Magkalapit lang yan pero wala pong daanan. So hindi natin alam kung anong mga kakaharapin natin. Dahil kapag ginugel maps natin, ayan, paiikutin pa tayo ng Hamtik, San Joaquin, Gimbal, Igbaras hanggang Tubungan. Napakalayo na yan. Pero sabi nila meron na daw Tagos. Yun yung magiging ruta natin mula dito sa Antique. Ipupunta na tayong Iloilo. So tara. Thank you po. Salamat. Tara. Umpisahan na natin to. So hindi natin alam kung ano magiging kalsada ang kakaharapin natin dahil lang sinasabi ni Google Maps. Eh babalik tayo, malayo ng ikot, tatagusin natin tong bundok na to, mga kapo. Adventure na naman tong pagdadaanan natin, kaya samahan nyo pa rin ako dahil pipilitin kong ipakita sa inyo lahat ng tanawin at kalsadahan mula dito sa may Aningalan papuntang Iloilo. Dito sa lugar na kinalalagyan natin, napakarami na po palang mga matutulugan, makakainan. At yun nga lang, si Google Maps at saka si Waze, wala na pong silbi dito sa rutang dinadaanan natin dahil wala pa po ito sa mapa. Kaya ang ginagamit natin ngayon ay si Maps.me. Kahit pa paano si Maps.me, ayan, merong nadadaanan. Kahit wala pong signal yung dinadaanan natin, eto, nalalaman natin kung saan tayo pupunta. Ayan, oh. O nakikita nyo, ito yung pagdadaanan natin dito ngayon. Wala akong alam, wala akong idea kung ilang oras pa natin tumumotorin. Ayan, may nakalagay dito, I love Aningalan Damgo. O diba, ang dami nyo na pwedeng pagtuloyan dito, may mga kubo. Nasa taas na po tayo ng bundok. Tatagusin natin itong kabundukan ng Antique papunta sa may Iloilo. Kaya wag na wag kayong matatakot kung sakaling abutan kayo ng 10 oras ng gabi dito sa may Aningalan, dahil maraming mga nagkalat na transient inn, mga hotel, mga resort na pwede nyong pagtulugan. Ito lang ang mga makikita natin, oh. Yan na lang, kalsada at mga kabundukan. Ito yung meron dito sa Aningalan. Isama mo pa yung napakalamig na simoy ng hangin, mga kapo. Aalis na tayo dito sa may Aningalan at papunta na po tayo sa Iloilo. Backdoor tong gagawin natin, wala po sa Google Maps. So ulitin ko, itong kalsada eh hindi nyo po makikita sa Google Maps at sa Waze. Pero dito sa may Maps.me, itong offline maps na ginagamit natin kapag walang data, ay gamit na gamit natin. Ayan, may kalsada tayo nakikita, susundan lang natin to.
You are now leaving Antique Deo area of responsibility. Yan. Mukhang ito na yung simula ng off-road. Yari tayo dito. Pababa pa naman ito. Kailangan natin mag dahan-dahan. Ang aga naman ng off-road natin dito. Dahan-dahan tayo dito. Kasi kita nyo yung putik, kulay orange. Madulas yan. At ito. Umpisahan natin sa kilometer 242 para malaman natin kung ilang kilometers yung off-road mula dito sa may Aningalan. Para may idea kayo at malaman din natin yung totoong sukat ng pinaka-off-road na to. 242 kilometers yung odometer natin, nag-off-road na agad. Nakayari tayo dito, boy. Sige. Off-road agad. Backdoor pa, kapo. Lord. Aray ko po. Para dumudulas yung motor ko. Mamaya dito tayo. Ay, grabe to. Ito, dito tayo daan. Wew! Patay tayo dito, boy. Ay, grabe. Ang lala ng putek. Kaya mo yan, kapo. Nag-practice na tayo sa may San Ramon. Teka. Dahan-dahan tayo. Lalim ng putik, Lord. Dahan-dahan. Thank you, Lord. Patay. Ito na yung sinasabi ko. Oh, grabe. Lord. Woo! Grabe. Alambot. Hanap tayo ng spot dito. Stable lang tayo dito. Dumudulas yung gulong natin. Woo! Buti na lang. Teka, teka. Dumudulas yung motor natin, boy. Dahan-dahan tayo. My Lord. Umulan kasi kahapon. Nung kagabi. Tutok tayo. Grabe naman ito. Kailangan natin magdahan-dahan dahil may mga bato. Pabuloso kasi ito pababa. Pag ganun tayo, ginagamit na din natin yung paa natin para hindi tayo dumausdos kasi hindi rin tayo makapreno. Ang dulas ng putik. Ayan, kita nyo. Alright. Grabe to. Op. Woo. Kita nyo yan. Ahon yan pataas oh. Hindi man kita sa camera pero grabe yung ahon yan. Tapos madulas pa. Ay nako. Alright. Yun yung mga magpapahirap sa atin. Kasi hindi natin alam kung gaano kalala yung mga putik dito. Adventure tong gagawin natin. Woo! Wala tayong nakakasalubong ng mga motorista. Oh. Grabe, hinahabol ko yung hininga ko dito. Ay, salamat kahit papano nakapahinga tayo. Yan. Malayo-layo pa tayo. Oh my goodness. Akala ko tapos na. Mamma mia. Okay, dito tayo.
Aray ko! Tatay! Aray! Shush! Shush! Tagusin ba naman ang bundok eh? Huwag talaga kapo! Kaya pala pinapaikot tayo ni Google Maps. Pero tignan siya yung tanawin mga kapo. Oo. Yan yung mga sinasabi natin. Difficult roads leads to a beautiful destination. Ang sarap titigan sa mata oh. Wow! Ang ganda! Nakita nyo naman yung pinagdaanan natin dun pa lang sa may unahan. Hindi pa tayo nakakalayo sa may Aningalan. Eh ito na, pagdadaanan na natin itong kalsada kung saan mag-uugnay ito mula Antique hanggang Iloilo. Kaso nga lang mga kapo, kung titignan nyo to sa mapa, sa Google Maps at sa Waze, eh hindi pa po ito nakikita sa mapa. Kaya hindi natin alam kung ano yung mga kakaharapin natin dito sa kalsadang dadaanan natin dahil tatagos tayo ng bundok mula Antique papuntang Iloilo. So tara. Grabe to. Kita nyo yung sapatos natin, no? Wow, ang ganda dito. Kita nyo naman yan. May kapihan dito, Rose Cafe. Minsan masarap pala mag-explore kung alam mo, hindi mo alam yung dinadaanan nyo. Nandito kasi yung parang natatakot ka. Tapos kapag ka nakakita ka ng ganitong tanawin, oh wow, ma-amaze ka. Nakakatakot syempre dahil wala pang kalsada. Hindi natin alam kung kakayanin ba ng motor natin. Di bali balang araw, darating din yung panahon, magkakaroon din tayo ng pang-all-terrain na motor. Pero sa ngayon, si ADB muna yung gagamitin natin. Magdadasal na lang tayo na kayanin natin yung mga bawat pagsubok na mga madadaanan natin. Ahon to. Uy manok, alis dyan. Alis dyan. Kung kailan umaahon ako. Ay, aray ko. Kung kailan umaahon ako. Ay, naku. Ahon, ang dulas ng kalsada. Ay, nung dinadaanan pala natin, wala palang kalsada dito. Ayan o. Ito, ang ganda ng spot na to. Nakita ko lang. Wow! Dahan-dahan lang tayo. Marami naman tayong gasolina. Kaya hindi tayo natatakot. Ay nga pala, mabanggit ko na rin. Kung sakaling tatagusin nyo rin to mula sa may Antique, papuntang Iloilo, ay magpa-full tank na po kayo dun sa may bayan ng Sibalom kung saan tayo galing. Wow! Paraiso to. Look at that! Wow! Habang bumubulusok tayo pababa, teka ka lang, ang dulas. Tingnan nyo yung tanawin, oh! Tingnan nyo yung zigzag road na dumadaan sa kabundukan na kulay luntian, mga kapo! Wow! The best! Ay, teka, biyak yung kalsada. Ayun, daanan pala. Ba yan? Kalsada ko ng kalsada. Wala namang kalsada itong daanan natin. Woo! Adventure pa! Opya. Ito, hindi man kita sa camera, pero pabulusok to pababa. Tapos yung nakikita nyong kalsada ngayon, ahon po yan. Nako. Sana kayanin natin. At sana hindi maputi kundi yari tayo dyan. Kaya dadahan-dahanin natin para hindi tayo magkaberyaw kasi baka masunog yung lining natin. Lintik yung ahon, no? Tapos ito naman, lintik yung bulusok pababa. Uy.
Sarap city, sarap sa mata. Aray ko, aray, aray. Ayan. Grabe. Dandahan lang tayo, takbuhang 15-20. Pwede na siguro yan. Ay, nagsimula na tayo ng 8:30 ng umaga dun sa may Aningalan, kung saan tayo natulog. 2:32 yung kanina. Kung hindi ako nagkakamali. Pero halos kilometers na ata itong off-road na pinagdadaanan natin. Tayo dito, boy. Ahon to. Dito tayo sa ano? Ah, ito to. Dito sila dumadaan. Ahon to. Sige, dahan-dahanin natin. Ah, grabe. Ah, hindi, boy. Dulas ng putik. Dahan-dahan tayo. Yan, 19. Pwede pa. Woo! Ay, tika na, may makakasalubong tayong truck. Gilid tayo. Padaanin muna natin sila. Ay, grabe yung matalawin nakikita natin, no? Woo! Sa gitna tayo ng... Ay, Diyos ko! Ang dulas ng putik! Uy! Putik pa tayo mabuhal dun! Ito to, may nakikita akong kalsada. May mga nagtatrabaho. Ngayong aga. Uya, anong? Wala na eh, ano? Putik at tos unahan? Ito na lang. Ito na, simentado na hanggang tubungan. Woo, sa wakas. At grabe din ang lubak at to, no? Pawala ka lang pagkabot sa cruising. Pawala, pakaliwa. Awan niya. At tukos tubungan. Tubungan. So wala na yan, puro semento na po. Okay. Salamat. Pala. Thank you. So good news yun para sa atin. Teka lang. 2-4-2. 3. Almost kilometers din yung off-road na yun. At wala na daw. Putik. Magandang balita ito para sa atin. At malapit na tayo sa tubungan. Grabe yung adventure na ginawa natin na yun. Ayan, may crane dito. Patuloy na ginagawa to. Tayo natin to. Salamat. Thank you. Sa wakas nasa semento na tayo. Hello, tatagos kayo? Kaya ba? Di. May daan na maputik. Kasi base sa kilometer ko, kilometer siya. May mga malapot na putik eh. Hindi ko sigurado kasi ito ayan oh. Maputik talaga. Oh, maputik. Eh umulan kahapon po. Malalim ang putik sa van. Medyo. Wala man semento. Kilometers na off-road tapos yung putik parang orange. Pero pwede madaanan ng van. Dahil umulan kahapon, medyo malambot. Gusto namin siya na bumalik, kaso lang, layo na eh. Oo. Pangit pala ng daanan dyan dito sa tubungan. Yun nga lang, may mga malalalim na part. Pero siguro mga ano naman yun. Bago dumating sa simentado na... Oh, pero hindi siya sobrang lala. Pero kami dalawa na lalayan, kaso lang. Hindi pa nakalusot pa namin. Mabay pa rin yung isa. Ay, kaya. Hindi, kasi hindi naman siya technical. Yun nga lang, may paahon. May paahon doon. Dito? May paahon diyan. Meron po diyan. Maliban dito sa mga nakadaan ka dito, babalik? Hindi, papatagos naman po kay Iloilo. Pero nakadaan ka na dyan? Wala pa. Asos, grabe pa dito. Ah, pa yung palusong? Pababa, wala. Ang problema mas, pa, bala, wala problema. Mas grabe ang ano dito, kung dito, galing ka doon, papunta pa'y taas. Ah. Grabe ang daanan dyan. Daming daanan na ginagawa. Ah. Pero sa tingin ko... Ang problema lang dito, alam ko,
yung portion na hindi na sementado. Ah, ganun din. Sabi nga nila doon magparehistro ka. Kasi may portion nga umulan kahapon, oo. Maputik. Yun, maputik, yun yung magpapahirap po. Oo. Kaya, tignan nyo. Papakita, ayan, no, sapatos ko pa lang. Ayan, ano lang. Ay, ito. Nako. Yun ang hirap. Yan yung medyo alanganin kasi kung... Dito po ako nag-aalala. Medyo mababa ang clearance. Pero magkasama kong mag-tuloy-tuloy ang araw, kaya medyo mag-quad siya. Meron kayong panghatak? Winch kung sakali? Wala eh. Kasi ito yung ano eh, tsaka may malalalim na part. Grabe palagi. Ito po, para magkaroon kayo. Sa inyong dalawa, medyo, at si Kia po yung medyo alanganin ako. Baka mas mabalaho magkaroon kayo ng problema. Mababa po kasi masyado siya. Morning po. Nag-decide kami dumaan dito. Opo. Kala namin maganda yung ano eh. Sabi ko sa kanila, ito pong dalawa kaya, pero nung nakita ko po ito, medyo mababa. May ganun-ganun po kasi yung kalsada, baka sumabit yung differential nyo. Mayroong kwan daw, yung putik-putik. Putik na, hindi pantay-pantay. Dito po, alanganin na, ito, magiging honest, medyo alanganin po ito. Kasi mababa. Pinagdaanan sa gilid. Wala po, wala kayong pipilian, lahat po putik eh. Puro gitna. Opo. Bali may yung dinaanan ng truck na lumulubog, doon kayo dadaan. Eh ako nakakapili po ako kasi single ako eh. Pag four wheels, tapos mababa yung clearance, baka magka... Opo. Baka magkaroon kayo ng problema. Layo, malayo na kung babalik kami eh. Kinausap natin sila dahil grupo pala sila, tapos may maliit na sasakyan. Medyo alanganin dahil yung isa sa mga sasakyan na pasahero ay buntis. Kaya hindi naman sa tinakot natin sila, more on concerns tayo sa pagkabalahaw at yung buntis na sakay sa kanila. Kaya dahil kita nyo naman yung pinagdaanan natin at ayun, babalik na lang daw sila. Pero tayo, may pagdadaanan pa tayo mga lugar. Ang ganda oh! Wow! Kailangan natin magmadali dahil dumidilim na naman. Ang ganda ng spot na to. Wow! Hello po! Shout out! Hello po! Wow! Ito yung spot na sinasabi ko sa inyo. Wow! Grabe yung mga rolling hills dito. Ang sarap ng hangin. The best. Tingnan niyo yung mga nakikita natin, oh. Wow. Grabe yung bundok na to. Pababa na tayo ng pababa. Idin yung kalsada dumadaan sa pagitan ng mga dalawang mga burol na to. Ang gaganda ng mga rolling hills oh. Wow. Ang ganda. Ang lamig ng hangin. The best to oh. Sarap mag road trip dito mga kapong. Ayan. Sakto pa rin yung dinadaanan natin, sinusundan natin yung maps me. Ayan. Tuloy-tuloy lang natin to. Wow! Tignan nyo yung peak na yan sa harapan natin, no? Ang lupet! Wala akong masabi, natatamimi ako sa mga nakikita ko. Ayan na yung mga ulap. Ang ganda. Wala nang lumalapas sa bibig ko ngayon kung puro salitang maganda. Pure road trip yung ginagawa natin dito. Ako,
Ayan na yung ulap. Sana hindi po tayo abutan ng ulan. Lord, sana hindi po umulan para makita nila at makapagpalipad tayo nandun sa daanan natin. Ayan, no? Sigurado ako sa mga susunod na mga taon ay makukonekta na itong tubungan, Aningalan. Ang ganda! Wow! Paraiso! Tignan nyo yan, oh! The best! Ang ganda! Titigan nyo yan mabuti, mga kapo! Ang ganda! Paraiso! Tignan nyo itong kurbada na ito. Wow! Grabe yung mga tanawin. Tignan nyo, berteng-berte. Teka lang. Ang tarik naman ito pababa. Dahan-dahan tayo. Wow! Oh! Ang bagal natin. Ini-enjoy ko. At saka grabe yung bulusok na ito pababa. Kaya mapapansin nyo, dinadahan-dahan ko lang po. Pero ayan, yun yung nakikita ko ngayon, yung bundok na yan. Sobrang bulusok nito pababa. At sigurado ako kung galing kayo sa baba, eh sobrang ahon ito. Kaya kailangan kondisyon na kondisyon lahat ng makikita ko dito. Grabe, nabago yung sasabihin ko. Ang ganda, oh. Yung nararamdaman ko ngayon, yung tipong I'm so blessed dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon masilayan tong paraiso na to. Ang saya-saya ko ngayon, mga kapo, dahil hindi ko inakala na makakapagmotor tayo dito sa kalsadang naguugnay sa Antique hanggang Iloilo. Ang ganda, oh. Ayan na, andyan na yung mga ulap. Sana nai-enjoy nyo yung mga nakikita ko ngayon. Ibang-iba po ito sa personal. May mga pagkakataon po kasi na hindi kayang kunan ng mga magagandang camera natin kung ano yung actual na nakikita ng mga mata ko ngayon. Grabe, ang ganda! The best! Ahon naman tayo ngayon. Ahon tayo. Okay, DB, kaya mo yan. Kayanin mo. Ayan na yung mga ulap po. Wow. Sana hindi umulan. Lord, sana hindi umulan po. Para may pakita ko sa lahat ng mga nakakapanood nito yung ganda ng nilikha nyo. Nakalain nyo yun? Teka, saan ba dito? Wait, dalawa to. Saan ba ang papuntang? Nako, hindi natin alam to. Nasaan na ba tayo? Dito. To, sundan natin tong isa pa kanan. Meron dito. Tapos, saan ito papunta? Bagakay. Tapos, Binoan. Ay, hindi. Ito, saan ito papunta? Barasan. Tapos, papunta ng Tubig Baras, Tubungan. Saan kaya itong isa? Papunta tayo sa... Saan ba? Sa... Teka. Papunta tayo dapat sa Igtuble. Medyo mahirapan tayong mamili ngayon dahil wala tayong mapagtanungan kaya... kailangan natin aralin. So ito yung Igtuble. Asan ba tayo? So pagka dinerecho naman natin tong kaliwa. Merong view deck dito. Dadaanan natin ang Danau View Deck Igpaho.
Igpaho, Magi, tapos dito Bayo, Igtuble. Ah, dito tayo sa kaliwa. Subukan natin 'to. 50-50 chance 'to mga kapo dahil wala tayong mapagpatatanungan, wala tayong mapagtatanungan, 50-50 po ito. Subukan natin 'tong ating daanan na 'to, kumaliwa tayo dito. Malalaman naman natin kung mali, pero meron naman tayong sapat na gasolina papunta sa may Iloilo. Kaya pa natin tumakbo ng mahigit kumulang 200 kilometers sa gasolina capacity natin sa ngayon. Lagpas kalahati pa po yung fuel gauge natin, kaya sigurado ako at kampante ako na kakayanan natin na tumagos dito sa mga bundok na to. Ayan oh, wow, ang bangis. Ang taas natin. Hindi ko alam kung ito ba yung pinaka highest point ng boundary kasi nat boundary na lang po kasi ito ng Antique at saka ng Iloilo. Pero ang taas po talaga nito. Ayun oh. Come on baby, drive me insane, leave me burning. If this is the end, promise me that it's worth it. I know. Busog na busog yung mata ko sa mga tanahon dito. Sana na-enjoy nyo tong mga road trip natin. Kahit puro kalsada at puro tanahon na lang yung pinapakita ko sa inyo. Malapit na ata tayo sa bayan ng Igtuble. Nakikita ako na dito sa may mapa natin. Ang laking tulong nitong maps bin na ginagamit natin dahil kahit wala po tayong signal, eh nakakapag-navigate po tayo. I love Tubungan! Ito na nga! Nagawa natin! Nandito na tayo sa Tubungan mga kapo! Kalipas ng halos 2 oras mula doon sa may Aningalan San Remedyo Antique, ay pinagdaanan natin, kitang-kita nyo naman yung mga breathtaking roads at scenery hanggang marating natin itong munisipalidad ng Tubungan dito sa Iloilo. Opo mga kapo, nandito na tayo at nakatawid na tayo sa mga kabundukan mula Antique papunta dito sa Iloilo. Ito na mga kapo, nakikita nyo? I love Tubungan! Nagawa natin! Woohoo!
Totoo nga yung sinasabi nila na kung ano yung hirap na pinagdaanan natin pababa dito galing sa Antique, eh worth it, sobrang worth it lahat ng pagod, lahat ng hirap, lahat ng putik na pinagdaanan natin, eh mawawala kapag nandito na kayo. Isang paraiso na naman ang ating napuntahan, mga kapo. Tingnan nyo, ang ganda oh! Pag nandito na kayo sa mismong viewing deck ng Tubungan, ay wala kayong ibang gagawin dito kundi pagmasdan, i-enjoy yung mga ulap, yung mga bulubundoki na kulay luntian. Isama mo pa yung napakasarap at napakalamig na simoy ng hangin dito. Naririnig ko yung mga huni ng ibon, yung kaluskus ng mga damo, napakaro ng lugar na ito. Kaya hindi ko akalain na nagawa nating tagusin mula sa may Aningalan papunta dito sa may Tubungan. Busog na busog yung mga mata natin sa mga naggagandahang tanawin dito. Walang ibang lumalabas sa mga bibig ko kundi napakaganda ng rutang ginawa natin. Lahat ng tao ay lilisan sa mundong ibabaw, pero lahat ng mga nakikitang natin yan, lahat ng mga magagandang tanawin sa iba't ibang parte ng Pilipinas ay hinding-hindi mawawala kailanman. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the phone. Kaya tinititigan ko na lang, mga kapo. We are so blessed dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon at opportunity na makapagmotor dito mula dun sa may Antique hanggang dito sa may Tubungan. We are so blessed, mga kapo. Sana na-enjoy nyo to. It's time. Sa hirap ng pinagdaanan natin, hindi ko na mapigilan ang sarili ko na maging bata pansamantala. Ito kasi yung mga lugar na pakiramdam ko, eh solong-solo ko yung mga nakapaligid sa akin. Hindi ko inakala na isang paraiso pala yung matatagpuan natin dito sa Maiktuble, Tubungan, Iloilo. Isang paraiso na dapat makita ng bawat Pilipino. Wala kayong ibang gagawin dito kundi huminga ng malalim, damhin yung sariwang hangin at titigan ang mga kabundukan dito hanggang matunaw na parang yelo. Ito kasi yung mga lugar na kahit anong gawin natin, na kahit ilang taon pa ang lumipas, ay mananatili at mananatili ito magpakailanman. Ito yung mga nilikha ng Diyos na para sa atin. Ito ata yung sinasabi nilang Mount Tambara, pero hindi na natin siguro aakyatin yan dahil estimate ko siguro kulang-kulang isang oras yung pag-akyat dyan. Ayun na yung mga ulap at baka biglang bumuhos yung malakas na ulan. Walang masisilungan doon sa taas, so kaya bababa na tayo. Zigzag road pa rin yan, kaya kailangan natin magdoble ingat. Aray ko po. Let's go. Wow, ganda dito. The best. Oh. Uy. Ano to? Ah, may CR. Bababa na tayo. Mukhang umuulan na dun sa may ibaba oh. Ako, kailangan natin magdahan-dahan. Eh, ito na sinasabi sa hula. Umaambun-ambun na. Buti na lang. At napagdaanan na natin yung
yung putik dun sa may bago man lang makarating dito. Yan, bulusok to pababa, kaya dahan-dahan tayo dito. Wala tayong engine brake eh. O yan, dahan-dahan tayong bababa. Grabe yung sigsag road oh. Kita nyo yan sa mapa, pag ganun parang isaw ng manok, bituka ng manok oh. Kailangan natin magbagal dahil medyo nahihinaan ako sa preno. Baka madumi yung preno natin or yung disc brake or baka yung rotor disc dahil yung putik kanina talagang nalubog tayo. Eh, wala tayong makita ang tubig dito na pwedeng banlawan man lang yung kahit yung preno natin. Kaya nagmamabagal tayo, baka kasi mawalan tayo ng preno. Nararamdaman ko na hindi masyado kumakagat yung preno natin dahil sa putik. Yung pinagdaanan natin kanina, eh baka dumikit doon yung mga dumi at putik. Pero tingnan, ayun na, pababa na tayo ng pababa. Kailangan natin mag-alalay. Dumudulas talaga yung preno ko. Kailangan natin maghanap ng kahit tubig o washing na meron. Malinisan lang tong caliper natin. Pero yun, paliko-liko tayo dito hanggang makababa tayo. Kita nyo naman yung kalsada oh. Oh, di ba? May parang rock formation pa doon oh, nag-iisa, ang ganda. At umuulan na po. Lahat na ng panahon, sinagupa na natin. Init, ulan, lamig, putik, mabuhangin, mabato. Lahat ng yan ay napagdaanan natin sa rutang tinatahak natin. Maya-maya pa ay bumagsak na nga yung malakas na ulan, kaya nagsuot na tayo ng kapote at binalot na natin sa plastic yung camera natin. Ito yung mga oras na sinabi ko sa sarili ko na kailangan natin makababa na kaagad. Medyo natatakot na ako nito dahil nasa taas tayo ng bundok at kumikidlat-kidlat pa ng mga oras na ito. Na ulan. Woo! Ganito talaga kasama ko sa biyahe natin. Init, ulan, lamig, putik at lumak. Kaya sa lahat ng mga moto adventure, saludo po ako sa inyo. Lakas nito. Kaya silo muna tayo. Lakas ng ulan. Di na kaya. Luwara ka sana yung tubig dyan sa taas. Dito muna tayo. Ang lakas ng ulan. Grabe. Papatila muna tayo ng ulan, ang lakas! Nagkakaroon na rin ng malakas na daloy ng tubig mula dun sa may taas, papunta dun. Sana tumila na po itong ulan. Pero okay lang dahil pababa na tayo nung bumuhos yung malakas na ulan. Isipin nyo na lang kung umulan dun sa mga off-road na pinagdaanan natin at we are so blessed pa rin dahil nakapagpalipad tayo dun sa may tubungan view deck.
Kalipas ng halos sa 2 oras din yun na tuloy-tuloy na pag-ulan ay nandito na tayo sa Barangay Igtuble. Pababa na po tayo at dediretso na po tayo pa Iloilo City. Kung ganito yung panahon na tuloy-tuloy ang ulan, wala rin po ako sa inyong maipapakitang tanawin. Hindi rin tayo makakapagpalipad ng drone dahil baka masira po ito sa buhos ng ulan. So estimated time of arrival natin sa Iloilo City ay 52 kilometers mula dito sa kinalalagyan natin, or kulang-kulang 2 hours na pagmumotor pa. At doon sa may Iloilo City ay meron tayong kikitaing malapit nating kaibigan. Pansamantala ko munang puputulin ang inyong panonood, pero huwag kayo mag-alala dahil sa next episode ay bibigyan ko kayo ng hustisya. Promise this time, hindi na kayo mabibitin dahil mula dito sa Iloilo ay tatawid tayo papuntang Guimaras Island.